Process. Okay. Thank you, thank you. Okay, so our topic, next topic is all about Unit 3, which is the information literacy. So as we discuss, information are those... Ay, ayaw man next. Pinahiya ako. Ayan, so let's have this quotation first. Life does not get easier. You just get stronger. No? So the more we know things, the more we get old, para nagiging immune na po tayo sa mga sakit, sa mga pasakit, sa mga struggles, problems sa buhay. So kung dati, ayan, kagaya nung batang ano kasi yan? Wolf. In English ko na lang. Lobo, ayan. No? So, merong isang ano, parang sumusuko na siya. So, tignan yung matanda, no, na lobo. Meron siyang maraming mga arrows sa likod, pero nakatayo pa rin siya. So, parang yan tayo, no? Lalo na kayong pag-graduate na kayo. And congratulations po sa inyo, no? And sana lahat ng mga learnings na na-acquire ninyo hanggang ngayon, no, is ma-adapt po natin or magamit sa near future. Let us have this word for the day, which is the Central Processing Unit. Stands or the CPU pala. Kasi yun yung ano niya, meaning ng CPU. Ang CPU po is, yan po yung pinakautak ng computer. Sir, pwede po magpalagyan ako niyan? Pwede daw. Meron na daw ginagawang ganyan para sa mga tao. Pero hindi ako sure, no? Again, alam niyo naman yung technology na gaano siya innovate. So, parang wala nang imposible. Na? So, this is used to perform calculations and process yung mga task meron sa isang computer. Like yung pag-open ko ng PowerPoint, pag-connect ko sa internet, dumadaan lahat yan sa CPU. And yung CPU po, hindi yun yung box na malaki. Sa ilalim ng, kung meron man kayong computer system ngayon, no, hindi po yun yung box na to. Yung nakalagay na chip dyan sa loob, sa motherboard, nakadikit doon, no? And then, ang size niya is ganyan lang siya kalaki. Meron siya mga ngipin sa ilalim. At yung brand niya nakalagay sa taas. So, ito Intel yan. Intel na brand yan. No? Ito yung likod niya. Meron siya mga ngipin. Composed of thousands, I think. Thousand. Kapag may nasirang isa dyan, may tendency na palitan mo na ng bago. Kapag hindi mo na ayos na tuwid, no, yung ngipin niya. Okay? When we say information, these are the process data. So, nanggaling po yan sa mga data na ginather natin at ginawa natin silang mga information. Example kayo, yung records ninyo sa OLFU. Those are information already. Pero, nung nag-fill out kayo ng form, no, ng registration form or nung mga Google Forms, data pa lang sila sa part na yon. Yung paglagay nyo ng last name nyo, first name, strand grade section, ayan. Mga data po yun. No? They are gathered through experiences and research. Yung mga information natin. And then, we have the information literacy. So, we discussed this. It is the ability of a person, no, to process information, to find information, to evaluate, no, to apply information. Gaya na lang kapag sa mga research paper nyo yan. No? Ikaw, sabi mga sinyante ko dito. Hindi ko memorize. Mr. Peñalba, ikaw sa ano ha, chapter 2, no, yung sa RRL natin, yung sa studies natin. So ikaw, Peñalba, if alam mo maghanap ng information, like alam mo kung saan kukuha ng references, yung Google Scholar mo kunyari, ganyan, or tutu, no, alam mo kung paano mag-citations, alam mo kung paano mag-paraphrase, information literate ang tawag nun sa'yo. Because you know on how to manipulate, on how to find, on how to analyze, and to use the information that you gathered. Okay, next we have the information technology, IT. Ayan. It is the study or the use of systems. Pwedeng software, hardware yan. No, like, yung simpleng paggamit ng computer, ayan, no? We are using softwares gaya ng Chrome is a software, no? Browser ang tawag sa kanya.
And then we have this Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint. Lahat ng mga pwede nating i-open, no, pati yung mismong OS ng ating computer is a system, operating system. We can store files, we can record voice, we can open applications, no? Meron tayong tinatawag na temporary tsaka permanent na mga files, gaya ng sa ROM and sa RAM. RAM stands for Random Access Memory, and ROM or the ROM means Read Only Memory. And last, we have the components, the five components of information literacy. So here, identify first the information that you want to find, or you want to gather information related to that data. So for example, I want to find information about accounting systems. So since EBM kayo, accounting systems, no? So yun yung identify. Identify muna ano yung hahanapin mong information, no? And then second is find. So you will be using different platforms, kung libro man yan, journals, or the internet. Internet is the most commonly used source of information nowadays because of its accessibility. No, like basta may data ka or internet, agad kang makakahanap ng information. Pwede na pwede akong init. Ayan, and then the evaluate information and its sources. So dito, kailangan alamin mo kung legit ba yung source. Is Wikipedia a legitimate source? Can you give me your opinion? Buwan, is Wikipedia a legitimate source? Palagi mo, mapagkakatiwalaan ba yung Wikipedia na ilagay sa research paper? Buwan. Okay, so baka nagka-problem po. Nag-chat po siya sa chat. Bakit? Bakit hindi? Ano nga? Wikipedia. Ayan. Bakit hindi? Sige, Buwan. Basahin ko yung sagot mo. Bakit hindi? Palagay mo. Sadya na kami sa background ko. Ay, gumagalaw yung ano. Pakisabi sa akin kung may nakita kayong mga ano, no, mga lumulutang dito, guys. Normal lang yan. Yes, tama. Hindi accurate dahil crowdsourcing yung Wikipedia. Like, kahit sino pwede maglagay doon. Basta meron kang atang account doon na meron siyang, di ba, edit doon sa mga taas. Edit, sabi niya. Edit. Yung bagong hero sa ML. Hindi, joke lang. Edit, ibig sabihin, you can modify the information or the content ng isang web page. No? So, hindi po accurate ang Wikipedia. Wag na wag nyong ilalagay sa research paper ninyo ang Wikipedia. Okay? Clear. Yan, no? Binigyan ko lang kayo ng idea. No? Research paper nyo. Baka nakikita nyo to. Ah, ito galing sa Wikipedia. Mukhang social yung pangalan, Wikipedia, kaya nilagay mo. No? Mga question ka doon. Because hindi po accurate or hindi po authentic yung mga information doon. Kasi napapalitan sila. Editable sila. Thank you, Miss Buwan. Okay. And then, we after we evaluate, no, kung legitimate ba yung source, yung authors, ayan, we can apply now yung information na yun doon sa ginagawa natin. So kung sa chapter 2 kunyari sa research paper doon ka sa RL, ilalagay mo na siya doon sa part na yun. And after that, you acknowledge the source of the information. Paano po, sir? We have ito naturo na siguro sa inyo to sa mga English subject nyo, yung sa APA format or the MLA, ayan. Yung pag-cite ng mga sources, if website man siya, or mga libro, you know on how to construct the citations, no, para at least maging, una, no, maiwasan din natin yung plagiarism doon sa mismong content, kailangan nating i-paraphrase, no, yung mga content na yon para maiwasan natin yung plagiarism.
Ayan. So, may questions po ba tayo? Okay, so do you have any questions?